come to make a difference. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The regular session of the City Council is now called to order. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag. Nang may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Mr. Secretary, please call the roll of members. Under First District, Honorable Irma Alfonso Huson, Honorable Nino de la Cruz, Honorable Jesus Fajardo Jr., Honorable Martin Isidro Jr., Honorable Moises Lim, Honorable Eric Ian Nieva. Under Second District, Honorable Ruben Beneventura, Honorable Rodolfo Laxamana, Honorable Macario Lacson, Honorable Numero Lim, Honorable Roma Paula Robles Dalus, Honorable Darwin Sia. Under 3rd District, Honorable Terence Alibarbar, Honorable Arlene Maylia Chensa, Honorable Pamela Papagoso Pascual, Honorable Ernesto Isip Jr., Honorable Johanna Maureen Nieto Rodriguez, Honorable Timothy Oliver Sarcal. Under 4th District, Honorable Kistel Maribacani, Honorable Don Juan DJ Bagat Singh, Honorable Luisito Chua, Honorable Luisa Marile de Quinto Stan, Honorable Science Reyes, Honorable Joel JTB Villanueva. Under 5th District, Honorable Laris Borromeo, Honorable Roberto Espiritu II, Honorable JB Hizon, Honorable Ricardo Boy Isip Jr., Honorable Chari Ortega, Honorable Raimundo Yupanco,
Under 6th District, Honorable Benny Pagabante III, Honorable Carlos Castañeda, Honorable Salvador Philip Lacuna, Honorable Elmer Parr, Honorable Luis Uy, Honorable Luciano Veloso, ex-officio members, Honorable Leilani Marie Lacuna, and Honorable Daniel Deiptan. Your Honor, as of 2:07 in the afternoon, we have 19 councilors present in this 68th regular session. 19 members answered the first roll call. 1 minute recess declared by the chair. The Department of Tourism, Culture and Arts of Manila seeks to go beyond welcoming guests and maintaining artifacts, bringing the limited functions of the Manila Tourism and Cultural Bureau to an entirely different level. They have identified 8 areas in Manila that may boost engagement of a bigger volume of visitors to the city. Hub 1, Tondo. At present, this widely residential area attracts tourists with its shopping mecca, Divisoria and Tutuban, the KKK Monument, Plaza La Liga Filipina, Plaza Marga, Plaza Moriones, Santo Niño Church, Tutuban Center, and Vitas Skate Park, which mainly entices same-day visitors. The plan includes improvement of the following areas. Plaza La Candula Redevelopment, Plaza La Liga Filipina Enhancement, Ugbo Food Strip, and Perfecto Endaya Food Strip. Hub 2, Binondo Escolta. A trip to this part of Manila would always involve a gastronomical experience mixed with cultural sightseeing. Today, 168 Mall, Antonio Luna House, Binondo Church, Burke Building, Chinatown, Lucky Chinatown, Escolta Street, and Plaza Lorenzo Ruiz are their main crowd drawers. DTCAM and BioDev propose to redevelop Escolta and Muelle del Banco Nacional. Hub 3, Santa Cruz. The only standalone hub among the 8. It is known as the flower capital of the Metro for Dangwa, as well as the trade center for medical equipment. DTCAM and BioDev's projects include redevelopment of the Dangwa Flower Market, enhancement of Plaza Santa Cruz and Plaza Lacson, beautification of the LRT stations. Hub 4, Quiapo San Miguel Hub. While the Feast of the Black Nazarene always drives a trove of followers to the areas surrounding the Quiapo Church, there are other spots that may gain interest from tourists, such as the Basilica de San Sebastian, Carriedo Street, Casa Roses, Hospicio de San Jose, the Legarda Heritage Mansion, Malacañang Palace, Manila Golden Mosque and Cultural Center, Bautista Nakpil Heritage House, Plaza Miranda, Quinta Market, and San Miguel Church. The plan includes Plaza Miranda Redevelopment, Carriedo Redevelopment, Plaza del Carmen Redevelopment, Golden Mosque Area Redevelopment, Quiapo Ilalim Souvenir Shop Redevelopment,
Hub 5, Sampaloc and Santa Mesa, hosts several colleges and universities, including the University of Santo Tomas, the Dambanang Apolinario Mabini, which is considered as a national shrine, is located in Santa Mesa in District 6. DTCAM and BioDev propose to include Mabini Bridge Enhancement, U-Belt Streetscape Enhancement, Plaza Bustillos Redevelopment, LRT2 Stations Beautification, Hub 6, Intramuros and Port Area. The major attractions in Intramuros Port Area include the Ayuntamiento, Bahay Chinoy, Barbara's Heritage Restaurant, Bayleaf Intramuros, Casa Manila, Club Intramuros Golf Course, Colegio de Santa Rosa, Colegio de San Juan de Letran, Fort Santiago, Ilustrado Restaurant, Manila Cathedral, Lyceum of the Philippines University, Manila North and South Harbors, Mapua University, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Plaza de Mexico, Intramuros Puerta Real Gardens, and Rizal Bagumbayan Lights and Sound Museum, San Agustin Church and Museum, Silahis Art Center, and Walls of Intramuros. Proposed enhancement would be Intramuros Esplanade Muelle del Rio Redevelopment, Hub 7, Ermita Paco Malate. The major attractions in Ermita Malate Paco Hub include various restaurants such as Aristocrat and Bistro Remedios, district landmarks such as Bonifacio Shrine, City Hall of Manila, Quirino Grandstand, Rizal Park, religious sites such as Khalsa Diwan Sikh Temple, Ermita Church and Malate Church, museums such as National Museum of Fine Arts, National Museum of Anthropology, National Museum of Natural History, Museo Pambata, Metropolitan Museum, among others. Proposed improvements are Aroceros Urban Forest Park Redevelopment, Freedom Park Redevelopment, Raja Sulaiman Plaza Redevelopment. Sir Secretary, please call the roll members. With the arrival of Honorable Ruben Benaventura, Honorable Luisa Marie Lady Quintostan, and Honorable Ricardo Boy Isip Jr., as of 2:15, Your Honor, we have now 22 councilors present on this 68th regular session. 22 members answered the second roll call. We have a quorum. Mr. Majority Floor Leader. Councilors, please take your seat. Your Honor, we announce item number 7. Item number 7 is the reading and approval of the minutes of the regular session held on June 1, 2023. I move, Your Honor, that we dispense with the reading of the said minutes. Mr. Secretary, there is some motion by the Majority Floor Leader to dispense the period of reading of the minutes of the regular session held on June 1, 2023. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move, Your Honor, that we approve the said minutes. There is a motion to approve the minutes of the regular session held on June 1, 2023. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, we are now on item number 8. Item number 8 is business for the day. May I ask your secretary to read all items under item number 8. Mr. Secretary, please read. Item number 1, draft ordinance number 8547, an ordinance mandating the installation of audible traffic signals and push buttons with braille for the assistance of differently abled persons, senior citizens, and pregnant women in the City of Manila as per basic papers, authored by Honorable Eric Ian Nieba. I move, Your Honor, that we refer item number 1 to the Committee on Transportation.
Nandiyan siya. Nasa restroom lang. Ah, okay. Nandiyan siya. Committee on Transportation as a lead committee and Committee on Senior Citizens and Differently Abled Persons. There is a motion by the majority floor leader to refer item number 1, draft ordinance number 8547, authored by Honorable Eric Ian Bansay Onyeba, to the Committee on Transportation as the lead committee and Committee on Senior Citizens and Differently Abled Persons. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, we go first to item number 3. Item number 3, a letter dated 23 June 2023 from Attorney Jennifer H. De La Cruz Bendia, Clerk of Court and Ex-Officio Sheriff, Regional Trial Court of Manila, City Sheriff of Manila, and Attorney Shaira P. Ador Dionisio, Assistant Clerk of Court, Regional Trial Court of Manila, requesting for an increase in their monthly allowances as per basic papers to wit. Clerk of Court 7 and Ex-Officio Sheriff, RTC with SG 26, from 15,000 to 30,000. Clerk of Court 6, RTC with SG 25, from 7,500 to 25,000. I move, Your Honor, that we refer item number 3 to the Committee on Appropriations. There is a motion by the Majority Floor Leader to refer item number 2 to the Committee on Appropriations. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, we are now on item number 2. Item number 2 is Draft Resolution number 7508. I move, Your Honor, that we tackle on the floor item number 2. There is a motion by the Majority Floor Leader to tackle item number 2 on the floor. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move, Your Honor, that we open the period of discussion debate. There is a motion by the Majority Floor Leader to open the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, on June 8, 2023, the City Council was in receipt of a letter from Attorney Marlon M. Lacson, Secretary to the Mayor, requesting for adoption of a resolution granting the local chief executive authority to enter into a MOA with the land bank concerning the provision of emergency medical services for occupational accidents and injuries and emergencies due to medical conditions of land bank personnel at the Land Bank Plaza, as well as other land bank offices branches in the vicinity of the Hospital ng Maynila Medical Center. Said agreement is pursuant to Joint Memorandum Circular Number 01, Series of 2020, otherwise known as the Occupational Safety and Health in the Public Sector, issued by the Civil Service Commission and the Department of Labor and Employment, requiring workplaces in the public sector to provide reasonable working conditions to its employees to the establishment of emergency preparedness measures. Thus, the letter request, together with the proposed MOA, was referred to the City Council for appropriate action. With that, Your Honor, I move that we close the period of discussion and debate. There is a motion by the Majority Floor Leader to close the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. I move, Your Honor, that we dispense with the period of amendments. There is a motion to dispense the period of amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move, Your Honor, that we approve resolution authorizing the Honorable City Mayor Maria Sheila Hanilacunapangan, MD-FPDS, representing the City of Manila, to enter into a MOA with the Land Bank for the provision of emergency medical services for occupational accidents and injuries and emergencies due to medical conditions of Land Bank personnel at the Land Bank Plaza, as well as other Land Bank offices branches within the vicinity of the Hospital ng Maynila Medical Center. There is a motion by the Majority Floor Leader to approve Draft Resolution Number 7508, a resolution authorizing the Honorable City Mayor Maria Sheila Hanilacuna Pangan, MD-FPDS, representing the City Government of Manila, to enter into a Memorandum of Agreement, MOA, with the Land Bank of the Philippines for the provision of emergency medical services for occupational accidents and injuries and emergencies due to medical conditions of land bank personnel at the Land Bank Plaza, as well as other land bank offices branches within the vicinity of the Hospital ng Maynila Medical Center. Authored by Honorable Ernesto C. Isip Jr. Is there any second to the motion? Seconded by Consiales Ustaga Pardo Jr., Consial Nino de la Cruz, Consial Irma Alfonso, Consial Bobby Lim, Consial Marjon Isidro, Consial Dave Dan, Consial Dr. J. Beneventura, Consial Maki Lacson, Consial Apol Nieto, Consial Tol Sarkal, Consial Maile Echenza, Consial Science Reyes, Consial J.T.B. Villanueva, Consial Doc Louis Chua,
Consial Attorney Lady Quintos, Consial Boy Isip, Consial Caloy Castaneda, Consial Fog Abante, Consial Lou Biloso. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, we're on item number 4. Item number 4 is draft ordinance number 8360, an ordinance amending articles of the penalties for ordinance number 8371, an ordinance providing for an environmental code for the City of Manila and adjust the penalties thereof. Principally authored by Honorable Timothy Oliver I. Sarcal. The Committee on Environmental Protection and Ecological Preservation have rendered their committee report. I move, Your Honor, that we adopt the committee report of the Committee on Environmental Protection and Ecological Preservation. There is a motion by the Majority Floor Leader to adopt the committee report of the Committee on Environmental Protection and Ecological Preservation. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. I move, Your Honor, that we open the period of discussion and debate. There is a motion by the Majority Floor Leader to open the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. May I seek recognition of the principal author, Honorable Timothy Oliver I. Sarcal, District 3. Councilor Honorable Timothy Oliver I. Sarcal is recognized. Thank you very much, Your Honor. Your Honor, first and foremost po, I would like to thank the opportunity po para po ipakita po natin itong ordinansa po na ito. And as mentioned po in the title po, this ordinance is merely an amendment of our environmental code and strengthening po yung penalties po na binibigay po natin dito sa lungsod ng Maynila. For the reason that since the previous administration, it has always been the advocacy and the thrust of the City of Manila para po ipagpatuloy natin at i-maintain ang pagiging malinis po ang lungsod ng Maynila. And at the same time, dahil nakita po natin na na-rejuvenate na po nung panahon yun ang ating lungsod na nagiging maaliwalas na rin po, maayos. And hindi naman po natin masisisi rin naman po yung ibang tao na sila ay patuloy rin naman po na naglalagay rin naman ng kanilang effort, naglilinis pa rin naman po. But we still have yung mga rotten eggs nga po paminsan-minsan na madalas pa rin po na nagkakalat, nagtatapon ng basura kung saan-saan. And tingin po nila na hindi po natin sila nire-reprimand. So ito po, sa ordinansan po na ito, ang goal po natin ay lakihan po natin kahit papano yung penalties because one, it will be a benefit na rin po for the maintenance and the projects po of the City of Manila, lalong-lalo na rin po para sa Department of Public Service na patuloy po na naglilinis and patuloy po na nag-aasikaso para po sa waste management na efforts of the city. And with that naman po, hopefully, ang buong City Council ay maging sang-ayon din naman po sa pag-increase rin po natin ito dahil ito po ay kailangan din po ng city para po mas mabigyan natin ng lakas pa at mabigyan din natin ng konting pag-alala lang ng ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila para po mas ma-realize pa nila na dapat po pangalagaan po nila ang ating kalikasan dahil rin naman po ang ating lungsod ng Maynila ay iisa lamang. At tayo rin naman po sa ating mga tahanan, ayaw naman po natin nagiging makalat ang ating paligid. So bakit po ang ating lungsod ay gagawin rin po nating makalat? So hopefully po kapag yung mga turista po, which Manila is very known for, ay makita nila na maayos po ang ating mga patakaran sa lungsod ng Maynila. And regardless rin po kung taga Maynila po kayo o hindi, ay malaman nyo po at matatakot po sila na magkalat po dito dahil ang Manila is full of history. And because of our efforts to really make Manila great again po, ito po ay isa po sa mga plano natin para po mas ipagpatibay po yun. Majority Floor Leader. Yeah, no, I would just like to ask the principal author, who has the authority to implement this environmental code in the City of Manila? The environmental code po will be spearheaded din po of course by the DPS which lahat po ng mga efforts po nito ay kumbaga as mentioned rin naman po dun sa ordinance ay ginawa na po yung environmental code back in 2020
the 2010 po, panahon pa po nung nila Councilor Joy Dawis po, and ito pong mga penalties na ito na i-implement na sa environmental code po natin ang buo nung nabuo po ito, and nabigay po ang power din po na yan sa DPS in terms of reprimanding po itong mga violators po natin. Your Honor, since 2010, meron na po ba tayong nahuli na nag-violate po ng environmental code? At meron po ba tayong data kung ilang po yung nahuli at kung magkano po yung penalties na na-accrue in favor of the city for the alleged violation of the environmental code prior to the amendment of this code? During the previous na... ang previous po na nakalagay dyan sa environmental code po natin was at a minimum lang, at the maximum na nga po was only 1,000. Napakaliit po nung na penalties po natin. And madami rin po dito na mga naging violators, lalong-lalo na sa mga individual and commercial na mga, sa marine, freshwater, and mga water resources and solid waste management po, madalas po dito ay mga violators ay mga businesses. Madalas din po pati mga individuals po na nagtatapon po ng mga kanilang mga basura. And kapag nare-reprimand po sila, lalong-lalo na ng mga environmental police din po natin sa DPS, ay madalas po sila ay nagbabayad naman po ng multa. But as of now po, I cannot give the exact number po, na sa DPS din po yung exact number kung magkano na po ang na-earn po natin dito. But I will get back to you po with the exact number po, Your Honor. Yes, Your Honor. Kaya ako lang po tinatanong kasi para po ma-justify po natin yung pag-increase ng penalties, because the increase is logical, it's to update the outdated ordinance. But also, Your Honor, I'm asking this so that it will form part of the record. So that in the future, when someone questions the validity of the or legality of the increase, we can justify it by perusing through the records, through the manifestation of the principal author, by pointing out the number of violators and the meagerness of the collection since it's outdated. Your Honor, gusto ko lang po ulit, gusto ko lang din po banggitin na in the year 2016, nag-issue po yung Supreme Court ng writ of kalikasan doon po sa Manila Bay Area. Naalala ko po nagko-committee hearing po tayo dito nung ako po yung Vice Chairman ng Committee on Appropriations. At yung dating DPS pa po yung kausap namin, marami pong nagva-violate ng mga restaurants, mga businesses doon po sa area ng Manila Bay. Baka pwede po natin na alamin to the principal author kung meron po tayong mga na-prosecute for violation of the under the old environmental code with respect to those businesses who have been flagrantly violating not only our environmental code but also the writ of kalikasan issued by the Supreme Court to protect the Manila Bay. Councilor Tolsorgal. That is noted po, Your Honor. Yung wait lang po, Your Honor. 1 minute recess lang. 1 minute recess declared by the chair.
Councilor Tolsarcal. Thank you, Your Honor. Your Honor, to answer po yung query din po ng Majority Floor Leader, yung amount na po na na-collect din po natin ay within the range na po of 18 million na hindi pa rin po na nagagalaw until now kasi ito pong fund po na ito ay pumunta doon sa Environmental Preservation Fund po of the DPS, which is inside the environmental code din po. And ito po ay hindi pa po nagagalaw dahil wala pa rin pong nabibigyan din naman ng authority ng ang city to for them to use it pa. Pero these are to be used po sana for yung mga programs nila such as yung mga paglilinis ng mga estero, sa estero rangers po natin, sa environmental police para sa mga uniforms din po nila. And hopefully po, ang target din po sana ng ordinance na ito ay dumagdag pa po sana din dun sa revenue po na nakukuha ng department para rin mas ma-utilize po nila yung pag-aasikaso ng ating kalikasan po dito sa ating lungsod. So yun po, Your Honor. Councilor Maki Lacson. Yes, Your Honor. Maraming salamat po. Ako po ay fully sumusuport sa ordinansa ito. Although, may mga question lang po ako. Number one, sino po yung marshal natin dito? Ang nag-spearhead nga po nito is the DPS. And we have different na mga implementing bodies po sa loob po ng DPS such as yung mga Estero Rangers nga po, environmental police din po natin, yung mga solid waste management ng collectors din po natin. And sila po ay sila po yung nagta-task po para tignan din po and to report kung sino po yung mga violators po na ito. Kasi isa sa mga malaking mga violators din po minsan ito ay yung mga restaurant na establishments, yes, yung mga malalaking mga kumpanya po na nag-iiwan lang po ng kanilang mga kalat kung saan-saan. And this is for them para at least magkaroon sila ng konting sense of responsibility po dun po sa mga iniiwan nilang kalat po dito sa ating lungsod. Yes, Your Honor. Taken po. Noted po. Ang question ko lang is, hindi ba natin pwedeng gamitin yung mga barangay officials? Kasi tingin ko po rito, very limited ang number ng workers natin para mabantayan yung mga lalabag sa ordinansang ito. So, ang sana po, isang proposal ko is to tap our barangay leaders para ma-monitor po per barangay yung mga lumalabag sa ordinansang ito. And second po, question ko lang po, no? Kasi itong mga nakalagay na penalties, first, second, sa totoo lang po, nalilitan ako. Kasi I think this is a step in the right direction. Nalilitan ako kung itong pong pinag-uusapan natin ay mga commercial establishments. Kasi kung private individuals, okay po, malaki na to. Nasasaktan na yung tao, susunod. Pero kung pag-uusapan natin, mga malls, pagkakalat in a industrial scale, pagtatapon ng mga chemicals ng mga industrial companies, maliit po ito. Siguro dapat yung scope ng penalties kaangkop din nung laki na inaano nilang problema sa environment natin. So, ang proposal ko po magdagdag pa ng penalty. Dapat hiwalay po yung personal, hiwalay yung business. I-distinguish po natin, yes, at kung gano'ng karaming tinatapon para meron po tayong scale para yung mga business establishments ma-penalize po mabuti dahil sila naman po talaga yung malaking nagbibigay ng problema sa atin. That is all, Your Honor. Councilor Tolsarcal. Your Honor, thank you po, Councilor, for that question rin po. Actually, naka-state rin naman po dun sa ordinansa, nakahiwalay po yung commercial and individual na penalties po. And actually, this is our fault din naman po actually na napag-usapan rin sa aming committee ay doon po sa mga, lahat po actually ng mga fines for commercial and industrial po na categories po dito
ang magiging second offense po should be 2,500 upon the agreement dun po sa committee. And all third offenses po will be ang ating maximum po dito sa lungsod ng Maynila na 5,000 po na penalty. So we'll take that into consideration din po and baka pwede po natin i-amend po yun dun sa period of amendments na lahat po ng mga commercial and industrial penalties for the different categories of yung mga waste management po natin from marine and freshwater to water resources, pati sa solid waste management, etc. po, ay lalakihan po natin. Thank you. Councilor Boyisip, is recognized. Magandang araw po, Ginoong Tagapangulo, at sa aking mga kasamaan sa 12 City Council. Matanong ko lang po, yung update lang po with the mga barangays po natin kung yung lahat po ba ng mga barangay meron na rin yung tinatawag nating materials recovery facility na kung saan makakapag-lessen din siguro yon ng mga kalat sa kanya-kanyang lugar at individual bawat barangay ho ay makakatulong ho sa paglilinis. Sumayad lang din po sa isip ko, Ginoong Tagapangulo, paano ho ba pagka sangay ng pamahalaan or maaring ahensya ng pamahalaan ang mahuling nagbabiolate? Meron ho bang mas mabigat na penalty? Naalala ko lang po kasi, naalala nyo yung Manila Zoo natin, di ba ho, noong time ng mga nakarang administration, way back, naisara po yung Manila Zoo. Dahil ho, hindi tama yung ano, yung waste management. May mga stricter na penalties ho ba kapag mismong sasangay pa ng mga pamahalaan, kapwa natin mga lingkod bayan or nasa ahensya natin ang mga nagbabiolate, Your Honor. Kasi nakita ko lang po, individuals, kumbaga parang bang kapag kasama mo na sa bahay, siya pa yung nagbabiolate, siguro dapat meron din provision na mas mabigat yung penalty kasi kasama natin to nag-i-implement ng mga dash. Yun lang po yung isa sa mga ideas na baka meron din hong mailagay tayo na kasi ho marami ho tayong mga ahensya na dapat din siguro natin nasangay ng gobyerno na dapat din natin tutukan para na kailangan malinis. For example, yung bitas, yung katayan natin, kailangan ho talagang malinis na malinis yan. Yung Manila Zoo natin, nagkaroon na ho tayo ng gumastos na ho ang pamahalaan lungsod dyan na napakaganda na ho ngayon at meron ng treatment plant dyan. Nung dati ho, parang wala, kaya nung chinek yung tubig, marami yung environmental code na violate. Yun lamang po yung sa akin, Your Honor. Baka mapag-aralan din po o makapaglagay ng mga kakaibang penalties dun sa mga na involved sa government tapos siya pa yung nag-violate. Yun lang naman po, Your Honor. Parang qualified, kumbaga sa qualified theft, pag yung iba yung parusa ng theft doon sa qualified theft kasi napagkatiwalaan na tayo eh. Tayo mga lingkod bayan. Yun lamang po, Your Honor. Tsaka yung maalala ko lang po, sorry, yung practice natin ng segregation, alam ko kasama rin to doon sa environmental code. Hindi ko alam kung paano natin mapapa-implement sa taong bayan, pero maganda rin ho na masimula na natin dahil narinig ko rin po sa ating mahal na mayor nung one of our meetings po na gusto niya na mapa-implement na ito at binibigyan niya na tayo ng mandato na mapa-implement na po ito. Segregation po. Councilor Tolsarcal. Thank you po, Your Honor. I'll take po into consideration po yung mga manifestations ni Councilor Boy Isip. And regarding din po dun sa first part ng tanong rin po niya, ang lahat naman po ng mga barangay natin sa lungsod ng Maynila ay part na rin po dun sa kanilang mga mandato ay mag double check at lagi mag-asikaso ng kanilang mga
lugar at meron din naman na pong MRF ang lahat po ng mga barangay. And at the same time po, lahat rin naman po ng mga barangay council ay meron din naman pong representative lagi sa Clean and Green. So it is more on yung ano na rin po siguro, pag-encourage na lang din po natin sa mga barangay na rin po with the help po from both the executive side and the legislative side para po maenganyo pa po yung mga barangay din po para ano, matulungan din po nila yung kanilang mga paligid. Councilor Lubiloso. Thank you, Your Honor. Your Honor, siguro naman po ay hindi nagkulang ang konseho, even the local and the national guidelines patungkol sa environmental protection. But I guess we should start teaching our youngs for the next generation po. Magpapaulit-ulit lang ang problema na ito kung hindi ma-inculcate sa ating mga isip ng kabataan sa bagong henerasyon. Tayo'y lilipas. Pero anong naiwanan? Paulit-ulit na diskusyon patungkol sa environment. Walang naiwan na pangangalaga ng mga bata na lalaki patungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Siguro po ay it's about time, o siguro dapat noumpa, ay itinuturo na sa mga bata, katulad ng ginagawa ng Japan sa mga bata nila, at the young age, itinuturo sa kanila na kahit na balat ng candy, hindi mo itatapon sa labas. Ibubulsa mo at itatapon mo pagdating mo sa bahay. Pero sa atin, walang ganun eh. So, magpapaulit-ulit lang ang diskusyon patungkol sa pangalaga sa kalikasan kung hindi natin maimamarka sa isip ng ating mga kabataan na kayo ang susunod, kayong susunod na mga ngalaga sa kalikasan, sa mundong ito, at gawin na natin ang tama, hindi magpapaulit-ulit. Yun lamang po ang aking sentimiento, sa akin lang po yun. At ako po'y nakikisa at pinag-uusapan natin muli ito, Your Honor. Thank you po. Maraming salamat. Maraming salamat. Meron pa po bang nais magtanong? Councilor Bobby Lim is recognized. Maraming salamat po, Your Honor. Your Honor, may katanungan lang ako. Di ho ba dati naipasa na yung batas na bawal gumamit ng plastic dito sa Manila? Meron na tayong batas noon, meron na tayong ordinance noon eh. Tapos ngayon, gagawa tayo every Wednesday lang. Tama ba ako? Councilor Bobby, wala pa po tayo po dyan. Item pa lang po tayo okay. Sa item na. Wala pa po tayo sa thank you. Next item po yan. Meron pa po bang nais? Councilor Miley Atienza is recognized. Hello. Magandang hapon po at maraming salamat. May katanungan lang din po ako regarding yung regulating noise pollution. Ano po bang definition natin and parameters natin for noise pollution? Kasama po ba dito ang mga lato-lato sa or ha? Videoke? O ito po ba mga nag-aaway, nagiinuman, nagkukwentuhan? Ano po ang parameters for noise pollution? What's considered as noise pollution? And who will judge if it's a noise pollution or just regular noise? Councilor Tol Sarkal. Sorry, Your Honor. May nagtanong lang din po. Can you repeat po the question? Sorry. I just need to know yung parameters ng noise pollution. Ito ba kasama yung mga lato-lato? Ito ba isang batang naglalato? 10 batang naglalato? Ito ba nagbibidyoke? Ito po ba nag-aaway na mag-asawa? Sino po ang magja-judge kung if it's already becoming a noise pollution? Or ito po ba, let's say, mga supercars na merong mga tumutunog-tunog sa kotse. Ito po ba kasama mga motorsiklong naiingay? And who will judge nga if it's a pollution or just regular noise? Councilor Tol Sarkal. By definition po, ang noise pollution din naman po kasi natin is considered rin naman po from mga outside forces such as yung
mga industrial nga po na mga kotse din naman po. There is mga kotse, mga motor din po na maingay. But at the same time po kasi meron tayong sariling definition din po in the environmental code regarding sa noise pollution din, which states rin naman po ang harmful na noise po or which is excessive na noise na kinoconsider rin po sa ating mga communities. And yung pag-regulate rin po nito, you're putting into consideration po yung mga nakakaabala po by definition dun sa mga barabaranggay din po. Kaya nga, for clarification lang, ito ba, ang isang bata bang naglalato-lato considered as noise pollution as compared to 10 bata? Kasi relative eh. Ang definition ng noise pollution, iba-iba, depende anong area ka nang galing. Sa probinsya, siguro mas tahimik ang buhay, konting ingay, nagiging pollution. Sa Maynila, lalo na sa depressed areas, akala ng ibang tao may nag-aaway, yung pala normal na nag-uusap lang sila. So sino nga ang magja-judge? Kasi very open ito to misjudgment. Kasi depende sino magsasabi. Baka yung noise pollution for one may just be normal for me. Isang nagvi-videoke, pwedeng irritating sa ibang tao, pero pwedeng normal din sa isang community. So again, ano yung parameters of the noise pollution? Kasi yung environmental, medyo mas madali yan kasi nakita mo, nagli-leak sa Manila Bay, ang sewer. So meron talagang bantay doon. Pero ito, subject to abuse because who will dictate and who will judge if it's becoming a noise pollution? Sa mayayaman, naka-supercar, hindi annoying yan. Pero siguro, lalo na sa mga matatanda, annoying na yung supercars, di ba? Dahil maingay talaga. We will actually review that dun sa internal rules and regulations din po, nung environmental code din. Kasi tama rin po kayo, actually, the environmental code was created na rin po back in 2010 pa, 2011. So medyo nag-iba na rin po ang mga definitions natin ng noise pollution during that time. And at the same time, may pumasok na rin po na ordinansa tulad po na isinulat ni Councilor JTV regarding dun sa mga modified muffler, which is also another consideration din for another category po of noise pollution. So with that po, we will probably redefine po sa IRR ng ordinance po, nung environmental code, yung definition po natin dun. Oh, kasi natatakot. Councilor Maile Chensa. Natatakot lang ako. I just need to protect yung communities kasi isang batang naglalato-lato nga, baka hulihin na yan at ma-fine ng 1,500 pesos, di ba? Yes. Dahil, or nag-video kayo, ma-fine na siya ng second offense or third offense even. Dahil yung third offense, may kasama ng ano to, di ba? Imprisonment, which is going to be, again, subject to abuse. Yes. But rest assured rin sa IRR din naman po kasi natin, ang mostly kinoconsider lang naman talaga natin ng noise pollution are mostly on the construction sites. Yung construction sites, si hospitals, and mga factories po dito po sa and mobile facilities din po sa city. Wala pa naman pong definition po necessarily sa lato-lato, mga marites, mga maiingay po na kapitbahay, mga ganun po. These are all mostly on sa industrial na mga ano po facilities. Sige, maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor Maile Chensa. Hanggang ilang decibel po bang ano niyan? Ang noise natin diyan? Kasi pag magiging harmful, 75 decibels. Opo. Same rin naman po dun sa ano, sa na-define din po natin sa modified muffler na ordinance po ni Councilor JTV. Mm. Yeah. Councilor Joey Uy is recognized. Thank you, Mr. President. Gusto ko lang linawin yung with regards dun sa mga modified muffler. Kasi ang pagkakaalam ko, yung mga supercars, yung mga big bike,
Actually, naka-modified na yan eh. So, paano natin i-implement yun? Baka mamaya sabihin eh, hindi bantay yung batas natin sa Maynila. Para bang pangmayaman lang yung batas natin, eh paano yung mga iba, kung sabihin na lang nila na, hindi modified yan, eh pala modified. Paano natin i-implement yung batas natin kung hindi pantay? Maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor Tol Sarkal. Your Honor, hindi lang po kasi naman sa, actually, yung mga penalties po regarding sa question po ni Councilor Joey, we will be reverted po dun sa ordinance ni Councilor JTV. Hindi po to regarding dun sa environmental po na ano natin, na noise pollution na consideration po nito. Councilor Joey Uy. Mr. President, yung sa akin naman po, with due respect to Councilor Sarkal, sabi nga niya, ibang topic na, pero gusto ko lang linawin, paano natin i-implement yun? Kung baka mamaya, siyempre ako member, kasama ako dito sa ordinansa na ito, member ako ng environmental sa committee, gusto ko lang linawin para pagka in-implement tayo, in-implement natin itong batas na ito, hindi tayo pwedeng balikan ng constituent or pwede nating ilagay dito sa Maynila. Pagbawal natin yung mga supercars, yung mga big bikes, basta kailangan, siguro lagyan nila ng silencer yung ano nila, yung kotse nila o motor. Para, yung akin naman po, para mas malinaw yung gagawin natin batas. Maraming salamat mo. Maraming salamat, Councilor Tol. That's noted po, Your Honor. We'll take into consideration din po kasi yung consideration po nga natin ng noise pollution in the environmental code po refers po to mga establishments pa naman po. Wala pa naman po stipulation regarding sa establishments such as mga karaokehan, mga restaurants, build construction ng mga building. Wala po yung definition pa po mismo dun sa ating environmental code para sa mga sasakyan. Siguro let's put it on record na yung manifest ni Councilor Sarkal na i-exclude natin yung mga supercars and mga big bikes, whatever, yung dito sa ordinansa yes, nito. Yes. Maraming salamat kasi po. Yun rin naman po yung napag-usapan din po sa anti-modified muffler rin naman po. May certain mga CC na mga motor na hindi na rin po mako-consider din po doon. Mga supercars po will not be considered also din po doon sa ordinance din po na yun. So, I think po, rest assured, hindi rin naman po magkaka-issue doon po sa specific na topic po na yan. Mr. President, so sa akin yung malinaw, basta i-put natin on record na in-exclude natin yung mga supercars, more on sa mga business establishment lang. Maraming salamat. Thank you. Meron pa po bang nais magtanong? Kung wala na, Majority Floor Leader. With that, Your Honor, I move that we close the period of discussion and debate. There is a motion by the Majority Floor Leader to close the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. I move, Your Honor, that we open the period of amendments. There is a motion by the Majority Floor Leader to open the period of amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Your Honor, upon yung upon the manifestation rin naman po of the other councilors as well as yung napag-usapan rin naman po originally sa aming committee, yung amend lang naman po will be in section 1 letter C subsection C number 1 for second offense po will be 2,500 pesos para sa commercial and industrial, para sa marine and freshwater resources. Third offense po will be yung maximum po natin na pwede as stated po sa ating Internal Revenue Code, which is 5,000. So para po clear po sa lahat, first offense will be 1,000 pesos,
Second offense will be 2,500 and third offense po will be 5,000 for commercial and industrial na na establishments. And sa letter D naman po, sa water resources management, same lang din naman po. Second offense shall be 2,500 and third offense po shall be 5,000 and the revocation of their business permit. As well as sa letter E din naman po, sa E.1, 2,500 for second offense and 5,000 po sa third offense for commercial and industrial na na establishments po. So yun po, yun po yung mga amendments po, Your Honor. Majority Floor Leader. With that, Your Honor, I move that we close the period of amendments. There is a motion by the Majority Floor Leader to close the period of amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. I move, Your Honor, that we approve for second reading an ordinance amending articles of the penalties for ordinance number 8371, an ordinance providing an environmental code for the City of Manila and adjust the penalties thereof as amended. There is a motion by the Majority Floor Leader to approve for second reading draft ordinance number 8360, an ordinance amending articles of the penalties for ordinance number 8371, an ordinance providing an environmental code for the City of Manila and adjust the penalties thereof as amended. Is there any second to the motion? Seconded by Consiel Jesus Tagaparato Jr., Consiel Nino de la Cruz, Consiel Ian Banseñeba, Consiel Marjun Isidro, Consiel Dave Tan, Consiel Dr. J. Benaventura, Consiel Maki Lacson, Consiel Apol Nieto, Consiel Philip Lacuna, Consiel Maile Achenza, Consiel DJ Bagaching, Consiel Science Reyes, Consiel JTB Villanueva, Consiel Doc Lubichua, Consiel Attorney Lady Quintos, Consiel Caloy Castañeda, Consiel Joey Uy, Consiel Lubiloso, Consiel Fog Abante. Is there any objection? Councilor Irma Alfonso. Hearing none, the motion is approved. Congratulations, Tol Sarkal. Thank you. Council Tol Sarkal. Maraming salamat po sa 12 City Council for their support para po dun sa ating mga efforts sa kalikasan. Rest assured po yung mga questions din po will be, we will address din naman po dun sa IRR. Kaya maraming salamat po. And hopefully po, this will be, we have already started yung mga efforts po natin. Hopefully ito rin po yung magpapatuloy po sa lahat ng mga residents ng Manila na talagang mahalin pa po natin talaga ang ating kalikasan. Kasi iisa lang din naman po yung planeta po natin. Thank you. Thank you. Majority Floor Leader. You know, Your Honor, before we go to item number 5, we have other important and urgent matters to tackle before we tackle item number 5 that are not part of the agenda, including the annual barangay budgets for calendar year 2023 of 40 barangay chairmen under District 4, City of Manila, who have been waiting for us since the start of the session at 2 p.m. So with that, Your Honor, I move that we suspend the rules. There is a motion by the Majority Floor Leader to suspend the rules. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The first, Your Honor, is resolution authorizing the use of the Philippine Amusement and Gaming Corporation Trust Fund in the amount of $13,380,000 intended to defray expenses in connection with the poverty alleviation program of the city. I move, Your Honor, that we tackle on the floor said draft resolution. There is a motion by the Majority Floor Leader to tackle the said draft resolution. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, the Chief Executive, Honorable Maria Sheila Hani Lacunapangan, Mayor of the City of Manila, requested for authority for the disbursement of an amount in connection with the poverty alleviation program of the city to the Secretary to the Mayor, Attorney Marlon M. Lacson. The amount requested is $13,380,000 intended to defray expenses in connection with the poverty alleviation program of the city in connection with Section 2 of Ordinance Number 8464. Subject to existing accounting and auditing rules and regulations and other relevant issuances. With that, Your Honor, I move that we dispense with the period of discussion, debate, and amendments. There is a motion by the Majority Floor Leader to dispense the period of discussion, and debate, and amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. I move, Your Honor, that we approve a resolution authorizing the use of the PAGCOR Trust Fund in the amount of $13,380,000 intended to defray expenses in connection with the poverty alleviation program of the city.
There is a motion by the Majority Floor Leader to approve a resolution authorizing the use of the Philippine Amusement and Gaming Corporation Trust Fund in the amount of 13,380,000 pesos intended to defray expenses in connection with the Poverty Alleviation Program of the City of Manila. Is there any second to the motion? Seconded by Consiel Jesus Tagapardo Jr., Consiel Nino de la Cruz, Consiel Irma Alfonso, Consiel Ian Banseñeva, Consiel Marjorie Isidro, Consiel Dave Tan, Consiel Dr. J. Buenaventura, Consiel Apol Nieto, Consiel Maki Lacson, Consiel Amayla Echenza, Consiel DJ Bagachin, Consiel Science Reyes, Consiel JTB Villanueva, Consiel Doc Louis Chua, Consiel Attorney Lady Quintos, Consiel Elmer Pal, Consiel Lubiloso. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The next, Your Honor, is resolution authorizing the use of the PAGCOR Trust Fund in the amount of 30 million intended to defray expenses in connection with the Poverty Alleviation Program of the City. I move, Your Honor, the petakal on the floor, said draft resolution. There is a motion by the Majority Floor Leader to tackle the said draft resolution on the floor. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, the Philippine Amusement and Gaming Corporation is very much willing to endow the City of Manila and specified amount to be used as additional sustenance for her social services under the Department of Social Services, City of Manila. The local chief executive, the Honorable City Mayor Maria Shelahani Lacunapangan, has requested authority for the disbursement of the amount of 30 million pesos in connection with the Poverty Alleviation Program of the City in accordance with Section 2 of Ordinance Number 8464. Subject to existing accounting and auditing rules and regulations and other relevant issuances. I move, Your Honor, that we dispense with the period of discussion, debate, and amendments. There is a motion by the Majority Floor Leader to dispense the period of discussion and debate and amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move, Your Honor, that we approve a resolution authorizing the use of the PAGCOR Trust Fund in the amount of 30 million pesos intended to defray expenses in connection with the Poverty Alleviation Program of the City. There is a motion by the Majority Floor Leader to approve a resolution authorizing the use of the Philippine Amusement Gaming Corporation Trust Fund in the amount of 30 million pesos intended to defray expenses in connection with the Poverty Alleviation Program of the City. Is there any second to the motion? Seconded by Consiel Jesus Tagapardo Jr., Consiel Nino de la Cruz, Consiel Irma Arponso, Consiel Ian Banseñeva, Consiel Marjorie Cisdo, Consiel Dave Dan, Consiel Dr. J. Buenaventura, Consiel Bob Bilim, Consiel Apol Nieto, Consiel Maki Lacson, Consiel Mayla Echenza, Consiel DJ Bagachin, Consiel Science Reyes, Consiel JTB Villanueva, Consiel Doc Louis Chua, Consiel Attorney Lady Quintos, Consiel Fog Abante, Consiel Lou Biloso, Consiel Boy Isip. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The next, Your Honor, is the annual barangay budgets for calendar year 2023 of 40 different barangays under District 4. I move, Your Honor, that we tackle on the floor the annual barangay budget for calendar year 2023 of the 40 barangays under District 4, City of Manila. There is a motion by the Majority Floor Leader to tackle the annual barangay budget of the following barangay of District 4. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, pursuant to our rules, the 40 barangay chairman under District 4 are present in today's session. They are there in the gallery and they have signed the attendance sheet given by the assistant secretary to the city council. So all the basic papers and documents form part of the basic documents submitted to the city council for approval. And there being no objection from the 12th City Council, I move, Your Honor, that we dispense with the period of discussion, debate, and amendments. There is a motion by the Majority Floor Leader to dispense the period of discussion and debate and amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. I move, Your Honor, that we approve the annual barangay budget for calendar year 2023 of barangays 397, 399, 417, 420, 421, 422, 423, 424, 429, 430, 447, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 462, 469, 476, 483, 489, 491, 493, 494, 499, 500, 505, 515, 516, 521, 539, 540, 542, 550, 551, 572, 575, and 577. There is a motion by the Majority Floor Leader to approve annual barangay budget for calendar year 2023, District 4 of the following barangay,
39, 70, 39, 41, 74, 21, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 42, 49, 41, 43, 44, 49, 500, 505, 515, 561, 536, 521, 539, 540, 542, 555, 557, 575, 577. Is there any second to the motion? Seconded by Consiel Jesus Tagapardo Jr., Consiel Nino de la Cruz, Consiel Irma Alfonso, Consiel Tol Sarcal, Consiel Ian Bansay-Nieva, Consiel Marjorie Isidro, Consiel Dave Dan, Consiel Dr. J. Binaventura, Consiel Ala Apol Nieto, Consiel Maki Lacson, Consiel Maile Echenza, Consiel DJ Bagaching, Consiel Science Reyes, Consiel JTB Villanueva, Consiel Doc Louis Chua, Consiel Attorney Lady Quintos, Consiel Boisip, Consiel Caloy Castañeda, Consiel Philip Lacuna, Consiel Fog Abante, Consiel Lou Biloso. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Congratulations sa ating mga barangay. Bawal pong pumalakbak. 1 minute recess, declared by the chair. Yan, pwede na po kayong pumalakbak. Recess. 1 minute recess, declared by the chair. Mga punong barangay natin.
isa pang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako po si Punong Barangay Ariel Drilon Sierda ng Barangay 303, Zone 29, District 3. Ako po ito sa pusong nagpapasalamat sa ating mahal na Vice Mayor Kuya Yul Servo Nieto dahil sa kanyang pagtugon sa aming pangangailangan dito sa pamahalaang barangay ng Barangay 303. Bilang punong barangay, siyempre higit sa lahat dapat tayo ay may opisina. Narito po ang aking pamahalaan, nakatanggap ng biyaya mula sa kanyang opisina panahon na siya ay kanya pang nakaupo. Bilang congressman, narito po ngayon ang ating pamahalaang barangay at meron na tayong bagong barangay hall dahil sa kanyang masigasig na proyekto. In behalf of Barangay 303, taus puso po kami nagpapasalamat sa inyo dahil sa kanyang magagandang simulain at programa at gawain. Maraming salamat po. Ikwentuhan, ngayon building na. Pero ito talaga tinatrabaho namin ni Chairman Jeric T, Chairman Ariel Sierda, na maging president. Kasi tayo sa Maynila, wala naman tayong mga lupa para sa barangay. Kaya sa pakikiusap namin tatlo, kay boses ko, magbigyan kami ng pagkakataon na makapagtayo ng ganitong programa. Kaya congratulations, Chairman Jeric at Chairman Ariel. Maraming salamat sa mga pagkakataon na binigay niyo sa akin para ako ay makapagtrabaho ng magiging infrastructure sa ating lungsod sa 3rd District. At naman po tayo palagi. Basta stay safe, stay healthy, stay happy. Maraming salamat. Dito para magpa-check up ng mata at yung nagpaano nito si Vice Mayor Yul Servo. Salamat sa inyo at talagang pinakakaisa niyo itong lugar. Maraming kami po ay pag-apagyabot sa lahat. The best talaga sila. Isang team, nagkakaisa sila lahat. Thank you.
Minsan yung mga malimit, walang pamtamtagigit. Bais! Andito ako para sa'yo. Morning po sa District 4. Para kay Vice Mayor, maraming salamat sa medical mission na ginawa mo dito sa aming lugar. Sa mga konsyal, salamat po. Sa mga tulong na ibinigay mo sa mga District 4, maraming maraming salamat po. Sa tulong ng bawat isa na nangangailangan, sa pagpapagamot, number one po yun, salamat po. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Your servo nieto sa ginawa niyang medical mission sa lahat ng mahihirap. Malaking tulong po ito. Hindi po kami, wala po kaming kayanan na magbili-bili ng mga gamot. Salamat! We'll be right back.
Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa amin. Overflowing blessing po lahat. Lahat ng taong ginamit ni Lord. Para po makakabangon kami sa trahedya na nangyari sa amin. Sa dami po ng tumulong talaga. Masaya-masaya po ang barangay po naman. Sa inyo lahat, maraming salamat po sa umisina ng Vice Mayor na ngayon ay siya po ang tumatangkil sa amin ngayon sa pagdurugo. Sana po malampasan namin lahat ang nangyari sa amin. Sa awa at tulong ni God, alam namin ang makakayala namin na marami-rami. Salamat lahat sa mga tumulong sa amin. Mga kilala, mga kaibigan, lahat ng nagpaabot ng tulong. Maraming salamat po sa mga staff po ni Vice Mayor. Maraming salamat po sa inyo lahat. Lumas na lumas po ay masasinawala hanggang masasalamat po sa mga tumulong sa amin. Salamat mula sa aming barangay, sa mga nasunugan, sa opisina po ng ating Vice Alcalde na Vice Mayor Yulserbo, sa mga itinulong niya sa aking mga kabarangay. Maraming salamat po. Six. There is a motion by the majority floor leader to tackle item number 6. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. I move, Your Honor, that we open the period of discussion and debate. There is a motion to open the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, a memorandum of agreement for work immersion partnership shall be executed between the City of Manila to the Honorable City Mayor and Holy Christian Academy, Inc. The Work Immersion Partnership is in pursuant to RA 10533, otherwise known as the Enhanced Basic Education Act of 2013. Duration of the Work Immersion Program in accordance with the DepEd Senior High School Curriculum shall be for 8 hours, actual or face-to-face work immersion within a period of 2 weeks. The City of Manila recognizes the need for a work immersion environment that is safe for the students and teachers and conducive to learning. Thus, this resolution requested by the Secretary to the Mayor, Honorable Attorney Marlon M. Lacson. With that, Your Honor, I move that we close the period of discussion and debate. There is a motion by the Majority Floor Leader to close the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move, Your Honor, that we dispense with the period of amendments. There is a motion to dispense the period of amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move, Your Honor, that we approve a resolution authorizing the City of Manila to the Honorable City Mayor Maria Shilahani Lacunapangan to enter into a MOA with the Holy Heart Christian Academy for Work Immersion Partnership. Miss Ana? Ana, bigay mo. There is a motion by the Majority Floor Leader to approve a resolution.
Same lang ba? A resolution authorizing Honorable City Mayor Maria Sila Hanilacuna Pangan, MD-FPDS, representing the City Government of Manila to enter into a Memorandum of Agreement, MOA, with the Holy Heart Christian Academy, Inc., for Work Immersion Partnership. Is there any second to the motion? Seconded by Consiel Jesus Tagapardo Jr., Consiel Nino de la Cruz, Consiel Irma Alfonso, Consiel Ian Bansainyeba, Consiel Bobby Lim, Consiel Marjun Isidro, Consiel Dave Dan, Consiel Dr. J. Binaventura, Consiel Apol Nieto, Consiel Pa, Consiel Miley Echenza, Consiel DJ Bagaching, Consiel Attorney Lady Quintos, Consiel Fog Abante, Consiel Philip Lacuna, Consiel JTB Villanueva, Consiel Caloy Castañeda, Consiel Lou Biloso. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Your Honor, we have no more items to discuss. I move that we lift the suspension of the rules. There is a motion by the Majority Floor Leader to lift the suspension of the rules. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move to adjourn. There is a motion by the Majority Floor Leader to adjourn. Is there any objection? Hearing none, session adjourned. DTCAM and BioDev propose to include the Department of Tourism, Culture and Arts of Manila seeks to go beyond welcoming guests and maintaining artifacts, bringing the limited functions of the Manila Tourism and Cultural Bureau to an entirely different level. They have identified 8 areas in Manila that may boost engagement of a bigger volume of visitors to the city. Hub 1. Ano mo? Okay, baka naman mata.